May mga Katoliko, sinasabing hanggang ngayon, pandemya pa eh. Ngayon po, ang pabakunahan lang, 1% pa lang, 1 million pa lang, 70 million ang dapat mabakunahan. So, ibig sabihin, hindi pa safe lumabas. Kaya nga po pwedeng online mass muna. Kaya nga po pwedeng spiritual communion muna. Pero kahit sinasabi ng simbahan, po pwede namang online mass muna, spiritual communion muna, nandito pa rin kayo nagsisimba. Bakit? Kasi kapag nagsisimba kayo sa internet, sa TV, aminin nyo, parang may kulang, di ba? Lalong-lalo na, yung matagal lang, hindi napupunta ng simbahan upang personal na makapagsimba. Aminin mo, may nararamdaman kang kakulangan. May humahatak ng iyong mga paa papunta sa simbahan. Because you know, in your heart of hearts, that the Eucharist is not just something but someone. Alam mo na ang Eucharistia ay hindi lang ano, kundi sino. At yung sinong yan, hindi si Father Fidel yan, o kung sino man, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Natutuwa po ako, syempre, kapag mayroon kayong mga magagandang komento sa mga reflections ko. Natutuwa rin ako kapag nagigreet nyo at na-affirm nyo yung mga tao namin dito. Halimbawa, yung mga usherets, may mga nagko-comment, mababait sila. Thank you! May nagko-comment din. Si Arturo, magandang, hindi magandang lalaki. Magandang kumanta. Asa ka pa. So, thank you! But the thing is, ano ba naman kami kung hindi kami kaugnay ni Kristo? I don't think pakikinggan nyo ako kung magsasalita ako ng hindi kaugnay ng Ebanghelyo. Si Art po pwedeng umawit niya ng mga secular songs, pero mas maraming magaling dyan. Mas maraming mas mababait kaysa sa akin. Mas maraming mas magagaling kaysa sa akin. So po pwede niyo po kaming palitan anytime. Pero ang Panginoon, isa lang. Ang Panginoon, isa lang. Kaya nga, kapag naubos na yung osyang konsagrado, kapag nakapila kayo, hindi naman po pwedeng kumuha ng ibang osya na hindi konsagrado eh. Napapansin niyo ba yon? Kaya pinuputol-putol lang pariya. Kung wala na, wala na. Pero hindi po pwedeng na short sa osyang konsagrado, kukuha ka ng kahit ano. Hindi, sapagkat ang tinatanggap mo ay totoong si Kristo at hindi basta simbolismo na mare-replace ng kahit ano. Kaya nakalulungkot kapag hindi natin ito binibigyan talaga ng halaga. Kailan ba ako dumalaw sa kaibigan na naka-experience ako ng ganito? Hindi ako kilala dun sa pinuntahan ko eh. Opisina. Nakatsamba ako ng isang empleyada, siguro having a bad day, suplada. Ang banat agad sa akin, ang taas ng tono ha, kailangan mo. Sabi ko, gusto ko sanang makausap sa ganito. May appointment ka? Eh, gusto ko po sana, nandito ako kasi gusto ko siyang may sorpresa. Ay, busy siya. Sabay talikod. So, napakamot na lang ako. Naupo ako dun sa may isang sulok dun. Hinihintay ko, nabalikan niya ako. Hindi ako binalikan. Hindi ako nilingon ng bruha. So, nainip na ako. Kaya tinext ko na yung pupuntahan ko na dapat sana yung sorpresa. Lumabas siya, Father Fidel! Come on! Tara, tara! Basta tayo, tara, come on si Father! So habang pumapasok ako doon sa opisina, sa peripheral vision ko, nakikita ko yung umisnab sa akin. Medyo nalalaki yung mata niya na parang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. By the way, nakakapa ko noon. Naka-face mask ako noon. Naka-face shield pa ako noon. And lo and behold, totoo. Pag labas ko ng opisina, nandun siya. Alam niyo kung bakit? Magpapapicture daw siya. So, pinaunlakan ko naman. Pero, magkoconfess ako ha, mali po itong ginawa ko. Mali po ito. Pero ginawa ko ito. Aminin ko sa inyo. So, nandyan yung kukuha na litrato, nandyan siya. Nagtanggal pa siya ng face shield niya. Ako, tanggal na yung face mask ko. Ay, face shield. Ito, face mask, di ba? Okay. So, nakita ko gumuka. Sabi ko, tol, bilang ka. 1, 2, 3. Nung magtatatlong bilang na, alam nyo ginawa ko? 1, todong ngiti siya, nakita ko. 1, 2, 3. Sorry. Pero ginitito ko ang face mask ko.
totoo. Tapos sabay talikod na ako, sabay alis na ako. Parang narinig ko siyang nagsabi, ba't naman ganito face mask ni Father? Sorry ah. Sorry. But my point is this, sino ba naman ako? Sensya na, pero sino ba naman ako? Kung isnabin niyo ako, ano mawawala sa inyo? Maayos na litrato? Maayos na reflection ko? Ano ngayon? Maraming po pwedeng magbigay sa inyo nito. Pero nag-iisa si Kristo. Hindi po pwedeng i-substitute dito ang kahit ano, kahit sino. In fact, hindi kalabis ang sabihin. Po pwede tayo magsimba o magmisa nang walang kanta, nang walang humilya. Pero kapag wala si Kristo sa katawan at dugo niya, walang misa, walang Eucharistia. Kaya dito mo maintindihan ang hinagpis ng mahal na ina ng Birhen ng Lazarus. Umiiyak siya. Bakit? Ang dami-daming taong hindi nagsisimba. Bakit? Umiiyak siya hindi para sa anak niya, kundi para sa atin, sapagat alam niya na napakaraming biyaya ang nawawala sa atin. E kung tayo lang talaga'y maniniwala na si Kristo ay tinatanggap natin sa loob ng misa, baka kulang ang lugar na ito, baka pag samasamahin mo ang buong lupain ng San Jose del Monte, mapupuno tayo dito. Kung tayo naniniwala lang talaga na si Kristo ay narito. Men! Ang dalas nating maramdaman na parang ang layo ng Panginoon. Pero kung naniniwala ka na si Kristo ay talagang nasa loob ng misa, kapatid, mahahawakan mo siya. Mararamdaman mo siya. Malapit na malapit ka sa Kanya. Yaan ang naaaksayang grasya. I get it. Kung minsan naisip natin kasi, over-familiar tayo, simpleng pagkain, simpleng osya, okay? Kaya ba hindi mo pinananabigan? Kaya ba kinatatamaran mo magsimba? Kaya ba parang pabigat sa'yo magpunta ka dito? Kasi simpleng pagkain lang? Kaya ba kapag tumatanggap ka, hindi ka man lang makapagdasal before and after matanggap mo ito? Kaya ba kapag bumipila ka, lumilinga-linga ka, hindi ka nagko-concentrate sa kung ano at kung sino tinatanggap mo? Kaya ba paglabas mo dito, nandun pa rin ang pag-worry mo? Kasi parang si Kristo'y pinuntahan mo dito, tinanggap mo dito, at parang iniwan mo na rin dito? Bakit? Simpleng pagkain? Okay, siya. Simpleng pagkain. Pero tandaan mo, imagine this. Think of this. Dahil sa simpleng pagkain, ng pagkain o bunga na pinagbabawal na kainin, sa basbas ng Diablo, pumasok ang sakit, ang kamatayan, ang problema sa buhay ng tao. Hindi ka ba po pwedeng maniwala? Hindi mo po pwedeng panaligan? Na kahit sa simpleng pagkain na yan na ating kakainin, sa basbas naman ng Diyos sa banal na misa, ay po pwedeng pumasok ang solusyon sa problema mo, ang kagalingan sa sakit mo, at ang buhay na walang hanggan sa buhay mo. Parehong simpleng pagkain. Pero saan nagkakatalo? Sa kung sino ang magbabasbas. Nasa sayo ngayon. Kung sino para sa'yo at kung anong basbas para sa'yo ang mas epektibo. Kapatid, hindi na kinakailangan memorize yan. Mahal tayo ng Diyos. Gagawin niya ang lahat para sa atin. Makapangyarihan siya. Anumang nais niya magagawa niya. Basta tayo magtiwala lang. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Sapagkat madalas talaga, ito ang ating nakakaligtaan.